Purihin ng Diyos, isang mapagpalang araw po sa bawat isa na manonood ng channel na ito. Ako po muli ang inyong lingkod, Brother Raymond Cada, at ito po ang programang Tanong at Sagot. Isa pong spiritual content na tumatalakay sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Sa video pong ito ay atin pong tatalakayin ang limang maling katwiran ng Katoliko kung bakit sila gumagamit ng ribulto sa kanilang pagsamba. Bago ko po simulan ang akin pong nasabing pagtalakay, ay nais ko pong ipagpauna sa lahat na hindi po ang intensyon ng video na ito ay siraan ang Katoliko o kaya naman ay atakihin ang sinuman. Ito po ay bahagi lamang po ng pag-aaral na kung saan ay aalamin po natin kung bakit kaming mga Kristiyano hindi po kami gumagamit ng ribulto sa aming mga pagsamba. At kung ano ang pananaw namin patungkol naman po sa mga ribulto na ginagamit ng mga Katoliko sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Ngayon, ano-ano po yung mga maling katwiran ng Katoliko kung bakit kapag sumasamba po sila ay gumagamit sila ng ribulto? Ang una ay hindi naman daw po ipinagbabawal ng Diyos ang paggawa ng mga ribulto o larawang inanyuan. So bakit nga ba tayo may mga ribulto? Hindi naman ipinagbabawal ng Diyos na gumawa ng mga ribulto eh. So kung ipinagbabawal pala ng Diyos yun, kasalanan na palang gumawa ng mga ribulto ni Rizal sa luneta, o yung ribulto ni Bonifacio sa monumento, o yung monumento ni MacArthur sa Leyte, o yung UP statue, yung oblation dun sa UP. Very wrong. In fact, iniutos nga ni God kay Moises na gumawa ng ribulto ng ahas. At pag tinaas yung ribulto na yon at pag tumingin yung mga tao doon, maliligtas yung mga tao mula sa kamatayan. At magkakaroon sila ng buhay. At kung ipinagbabawal pala ni God na gumawa ng ribulto, bakit pinagawan niya si Moises ng ribulto ng mga anghel? Mababasa niyo yan sa Exodus chapter 25. Sa inyo. At mababasa niyo din sa aklat ng mga hari na ang templo ng Diyos na pinagawa ni Haring Solomon, punong-puno ng mga inukit na mga larawan o imahe ng mga anghel. Ibig bang sabihin nun, kinokontra ng Diyos ng sarili niya? Pinagbawal niya na gumawa ng ribulto, tapos siya, mag-uutos din siya na gumawa ng ribulto? Di siguro. Hindi ipinagbabawal ng Diyos ang paggawa ng ribulto. Napansin niyo po ba yung kanyang argument o yung kanyang katwiran kung bakit po sila gumagamit ng ribulto sa kanilang paglilingkod sa Panginoon Diyos? Ayon po sa kanyang katwiran, ay hindi nga daw po ipinagbabawal ng Diyos ang paggawa ng ribulto. Kagaya lang din daw po ito ng ribulto ni Rizal, ni Bonifacio, ng monumento ni MacArthur, o kaya ay ng UP statue. Dito po ay maringing ikinakatwiran niya na kung ang mga bagay na ito ay hindi masamang gawin, ay hindi rin daw po masama na gumawa ang mga Katoliko ng mga ribulto sa paglilingkod o pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Sabi niya nga po sa video na kanyang ipinahayag ay ang Panginoon Diyos daw mismo noong iniutos niya na si David ay gumawa ng templo, ay puno ang templong ito ng mga inukit na larawan ng mga anghel. Ganon din daw po, ang Diyos pa nga daw mismo ang nag-utos na gumawa ng ribulto, kagaya po ng ahas na ipinagawa ng Diyos kay Moises. At ayon po sa kanyang katwiran, ang titingin doon ay magkakaroon ng buhay. Sa unang tingin, ay tila tama yung kanyang paliwanag. Para bagang sinasabi ng kanyang mga argument na tama lang talaga na gumawa ng ribulto ang mga Katoliko pagdating sa aspeto ng paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Ang tanong po natin, tama po ba yung ganitong katwiran? Tama po ba yung ganitong argument na kung saan ay dapat nga na pag maglilingkod sa Diyos ay gagamit tayo ng mga ribulto sapagkat ang Diyos daw di umano mismo ang siyang may pakana
na gumawa ng mga larawang inanyuan. Nais ko pong ipapansin sa inyo mga kaibigan ng ilang bagay upang hindi po tayo magkamali pagdating po sa ating pinaniniwalaan o pinakikinggan. Una, dapat po nating maunawaan na yung rebulto po ni Rizal, ni Bonifacio, ni Mark Arthur o ng UP Statue ay iba po ito sa rebulto na ginagawa ng mga Katoliko sapagkat yun pong mga rebultong ito, ito po ay walang kinalaman sa religious activity. Samantalang yung mga rebulto na ginagawa ng mga Katoliko, ito po ay involved sa kanilang paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Dito pa lamang po ay makikita mo na yung kamalian ng kanyang paliwanag. Hindi po makatwirang ipagpareho yun pong rebulto ni Rizal, ni Bonifacio at ng iba pa para sabihin o i-justify yung ginagawang rebulto ng mga Katoliko. Ngayon, patungkol naman po doon sa tansong ahas na ipinagawa ng Diyos kay Moises, ay hindi rin po itinuturo nito na dapat na tayong gumawa ng rebulto pagdating sa pagsamba sa ating Panginoon. Halimbawa po, pag binasa po natin sa Biblia, sa aklat po ng mga bilang, sa Kapitulo 21, ang talata po ay 4-9. At sila'y naglakbay mula sa bundok ng Hor, na napasadaan patungo sa dagat na mapula, upang lumikom sa lupain ng Edom. At ang damdami ng bayan ay nainip dahil sa daan. At ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moises. Bakit ninyo kami pinasampa mula sa Ehipto upang mamatay sa ilang? Sapagkat walang tinapay at walang tubig. At ang aming kaluluwa ay nasusuya na sa manang ito. At ang Panginoon ay nagsugo ng mababangis na ahas sa gitna ng bayan at kanilang kinagat ang bayan. At maraming tao sa Israel ay namatay. At ang bayan ay naparoon kay Moises na nagsabi, kami ay nagkasala sapagkat kami ay nagsalita laban sa Panginoon at laban sa iyo. Idalangin mo sa Panginoon na kanyang alisin sa amin ang mga ahas at idinalangin ni Moises ang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, bumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa isang tinik at mangyayari na bawat taong makagat ay mabubuhay pag tumingin doon. At si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tinik. At nangyari na pag may nakagat ng ahas ay nabubuhay sa pagtingin sa ahas na tanso. Ang binasa ko po sa inyo ay tagpo po patungkol nga po doon sa ahas na ipinagawa ng Diyos kay Moises. Dito po pag binasa mo yung istorya kung bakit ang Diyos nagpagawa ng tansong ahas, ay makikita po natin na magkaiba yun pong ipinagawa ng Diyos na tansong ahas kay Moises at sa mga rebulto na ginagawa ngayon ng mga Katoliko. Sapagkat ayon nga po sa talata na ating binasa, ang bayan po kasi noong naglalakbay patungo sa ilang, sila po ay naging mayamuting at sila po ay naging mapagreklamo sa ating Panginoon Diyos. Kaya po ang ginawa ng ating Panginoon Diyos ay nagpalabas po siya ng mga ahas upang dito nga po ay parusahan ang mga Israelita. At ayon nga po sa talata na ating binasa, marami po sa mga Israelita ay nangamatay. At nung maglaon ay naunawaan o na-realize ng mga Israelita na sila po ay nagkamali laban kay Moises at sa Panginoon Diyos. Kaya noong sila po ay nagsisi at lumapit muli sa ating Panginoon Diyos, ang Panginoon Diyos po nagpagawa kay Moises ng isang ahas na gawa sa tanso na kung saan kung sino po yung titingin doon sakaling may matuklaw ng ahas sa anumang paraan ay hindi po sila mamamatay. Ito po yung talata na nagbibigay po ng information about nga po dito sa ahas na ipinagawa ng ating Panginoon Diyos. Ang totoo, pag binasa po natin po ito, ay hindi po ito nagbibigay ng katwiran o dahilan sa mga Katoliko o sa kahit sino mang Kristiyano upang i-justify ang paggawa
ng mga rebulto. Ang totoo, iba po yung itinuturo ng talatang ito kaysa po sa interpretation ng mga Katoliko. Sapagkat ang bagay na ito ay meron po talagang ibang itinuturo sa mga Kristiyano. Ipinaliwanag nga po ng ating Panginoong Jesucristo na kung paanong itinaas daw ni Moises yung ahas, ay gayon din daw po matataas ang anak ng tao sa gayoy sino mang titingin sa ating Panginoon o sasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay. Pero hindi po itinuturo ng mga talatang ito na gumawa po ng rebulto sapagkat ayon sa Bible ay hindi dapat gawin ng mga lingkod ng Diyos ang paglilingkod sa Panginoon na may kalakip na mga larawang inanyuan. Ngayon, bakit ayaw po ng ating Panginoon Diyos na igawa po siya ng mga larawang inanyuan? Pakinggan po ninyo ang talata na aking babasahin. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa, sa Kapitulo 17, ang talata po ay 29 hanggang 30. Unawain po ninyo at pakinggan. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas ng Diyos. Datapot ngayon ipinag-utos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Ito pong talata na ating binasa, ito po ay sapat na upang sagutin yung maling argument ng Katoliko pong ito. Ang sabi nga po ni Apostol Pablo, yamang tayo nga daw po ay lahi ng Diyos o itinuturing ng Panginoon na tayo'y Kanyang anak at tayo galing sa Kanya, ang sabi po sa talata, hindi natin marapat isipin na ang pagka-Diyos ay pwede lamang natin itulad sa mga larawang inanyuan. Kaya po ang mga Kristiyano, kapag sila po ay sasamba o maglilingkod sa ating Panginoon Diyos, hindi po sila gumagamit ng mga larawang inanyuan. Sapagkat ang pagtuturo ni Apostol Pablo, kapag ginawa natin ang mga bagay na ito bilang representative sa paglilingkod at pagsamba sa Kanya, ito po'y katumbas ng pagbabalik sa pagkaalipin. Yamang napalaya na tayo sa ganitong maling pangangatwiran, may kinalaman sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos, ay huwag na po natin itong balikan. Ang pangalawang maling katwiran naman po ng mga Katoliko patungkol sa rebulto ay ang pagyukod na ginagawa daw nila sa mga ito ay tanda lamang po ng pagrespeto. Ibig sabihin, hindi daw po nangangahulugan na komo sila po ay yumuyukod sa harapan ng mga rebulto o imahe ay sumasamba na sila dito, kundi ito daw po ay pagrespeto lang sa mga persona na inirerepresenta ng mga rebultong ito. Maraming ibig sabihin ng pagyuko. Yung mga Japanese, yumuyuko sa harap ng ibang tao para magbigay ng respeto o pagrespeto sa kanila. Anong nagsasambahan sila, ganon? Sa Thailand, kung gusto nilang batiin ang isang tao, yumuyuko sila para mag-greet. Kaya hindi porket yumuko ka, sumamba ka na. Di ba pwedeng nag-iisip lang? O kumakain? So bakit nga ba tayo yumuyuko sa mga imahe o mga rebulto o mga image ng mga saints, mga santos, mga Mary o si Jesus sa krus? Simple lang. Respeto. Dahil itong imahe o rebulto ng ating Panginoon ay mismong nagre-represent sa Panginoon na sinasamba natin. Batay po sa kanyang katwiran, kung yumuyukod man daw sila sa mga larawang inanyuan, ikagaya lang daw din po ito ng mga pagyukod na ginagawa ng iba't ibang mga bansa sa kanilang mga kapwa o mahal sa buhay, tanda ng pagrespeto. Kaya kapag ka sila daw po ay yumuyukod sa harapan ng rebulto, ito daw po ay tanda po ng respeto lang doon sa mga inirerepresenta ng mga rebultong ito. Kaya muli itatanong natin, tama nga po ba talaga ang ganitong pangangatwiran? Ang sagot ay hindi po. Unang-una, magkaiba pa rin po yun pong ginagawang pagyukod ng mga bansa sa kanilang mga kapwa bilang tanda ng respeto
at yung pagyukod na ginagawa ng mga Katoliko. Unang-una, yung mga bansa, hindi po nila ito ginagawa sa harap ng ribulto. Ito po ay ginagawa nila dun mismo sa persona at hindi sa ribulto ng persona na kanilang yinuyukuran. Unlike sa Catholic, na doon talaga mismo sa mga ribulto na inaangkin nilang rumirepresenta sa mga persona ng mga ribultong inilalarawan nito. Dito pa lang makikita mo na ang pagkakaiba at hindi mo ito pwedeng gawing magkapareho. Kaya mali ang ganitong pangangatwiran. Isa pa sa gusto ko pong mapansin at ipaunawa sa bawat isa, yun pong mga ribulto na ginagawa po ng mga Katoliko, hindi po ito representative ng mga persona ng Panginoon Diyos, ni Maria, o ng kahit sino mang santo sapagkat wala po silang ganitong paniniwala. Ang mga New Testament saints sa Bible ay hindi po nag-utos na pag sila'y namatay, ay igawa sila ng ribulto upang sila po ay alalahanin o irespeto sa pamamagitan ng mga ribultong ito. Ito po ay self-proclaim lang ng mga Katoliko upang i-justify yung kanilang makapaganong pagyukod sa mga ribulto. At kung Biblia naman po ang gagamitin nating sukatan o batayan, alam niyo po ba na walang lingkod ng Diyos kahit isa ang yumukod sa mga larawang inanyuan? Bakit po? Ang sagot ay sapagkat bawal po ito ng ating Panginoon Diyos. Pakinggan po ninyo. Dito po sa Aklat ng Eksodo, sa Kapitulo 20, ang talata po ay 4 hanggang 5. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyo na nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin. Aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi ng mga napupuot sa akin. Sana po naunawaan po natin ang mismong pahayag ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi niya po, huwag kang gagawa ng mga larawang inanyuan. Saan po ito tumutukoy? Ang sabi po ng talata, kahit sa anumang nasa langit o nasa himpapawid, nasa lupa o nasa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, sa lahat po ng aspeto ay ayaw po ng Diyos na gagawa po tayo ng mga larawang inanyuan. At ang sabi niya, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Ano po dahilan? Ang sabi ng Diyos, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguhin. Sa mababaw po na salita, ang Diyos po ay seloso. Ayaw niya po na gagamit tayo ng mga larawang inanyuan upang maging representative pagdating sa paglilingkod sa Kanya. Ayaw ng Diyos na tayo yuyukod sa mga bagay na ito sapagkat hindi po ito basta pagrespeto, kundi ito po ay may kinalaman na sa paglilingkod. Kaya ayaw ng Diyos na tayo yuyukod at maglilingkod sa mga larawang inanyuan. Kaya hindi po totoo, mga kaibigan, na okay lang sa Diyos na gumawa tayo ng mga ribulto, mga larawang inanyuan, tapos yuyukod po tayo sa harap nila. Ang pangatlong maling pangangatwiran naman ng mga Katoliko patungkol sa ribulto, may kinalaman naman po doon sa pagluhod na isinasagawa nila ay ayon sa kanilang katwiran, hindi daw lahat ng pagluhod ay pagsamba. Kaya parang pinalilitaw nila na hindi ko mo lumuhod ka sa isang ribulto o sa isang larawang inanyuan, ay sumasamba ka na agad. Sapagkat ang pagluhod nila sa mga ribulto, ito daw po ay tanda lamang ng paggalang. So, bakit nga ba tayo lumuluhod sa harap ng mga ribulto o ng mga imahe? Una, lumuluhod tayo sa harap ng mga imahe o mga ribulto bilang pagbibigay galang hindi lamang sa mismong imahe, kundi sa mismong mga persona na nire-represent nila na mas kagalang-galang talaga kaysa sa atin at dapat talagang igalang. Pangalawa, lumuluhod tayo sa harap ng mga ribulto o imahe para manalangin.
Di ba, expression ng pagdarasal o pananalangin ay pagluhod? Sabi nga, tuhurin mo ang problema mo. Magdasal ka. Muli po, sa pangatlong pagkakataon ay itatanong natin, tama po ba ang ganitong pangangatwiran upang i-justify na ang pagluhod sa mga ribulto na ginagawa ng mga Katoliko? Ang sagot po ay hindi po. Ito po ay tahasang mali at labag sa pamantayan ng Biblia. Babasa po ako ng talata upang patunayan ang bagay na ito. Dito po sa aklat ng Daniel, sa kapitulo 3, ang talata po ay 13 hanggang 18. Sinabi niya, Sadrak, Meshach at Abednego, upang hindi kayo naglingkod sa aking mga Diyos ni sumamba sa ribultong ginto na aking ipinagawa, iniutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa pinagawa kong ribulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Sinabi ni Sadrak, Meshach at Abednego, mahal na haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa sa inyo. Ito po ay maliwanag na pagtatala ng banal na kasulatan. Ito po ay tagpo na si Haring Nebuchadnezzar ay nagpagawa po ng isang ribulto na kung saan ay nagbigay po siya ng utos na kapag ka maririnig ng sinuman, yun pong hudyat ng instrumento, ay sila po ay maninikluhod at sasamba dun po sa ribulto na ipinagawa ni Nebuchadnezzar. Subalit ano po naging paninindigan ng tatlong Hebreo, mga tunay na lingkod ng Panginoon Diyos na hindi po sumasamba at lumuluhod sa mga larawang inanyuan? Ang sabi po sa talata na ating binasa, wala kaming masasabi o hari sa bagay na iyan na iyong sinabi. Gawin ninyo ang gusto ninyo pero hindi kami yuyukudyaan ni sasamba sa ribulto na ipinagawa ninyo sapagkat ang aming Diyos ayon sa kanilang katwiran ang siyang magliligtas sa kanila o kung subukin man sila at hindi po sila iligtas ng Diyos sa pagkakataong ito ay mananatili pa rin daw silang tapat at hindi sasamba o luluhod sa larawang inanyuan. At alam po natin yung naging katapusan ng istorya sa bahaging ito. Iniligtas sila ng anghel ng Diyos, hindi nga sila halos nag-amoy usok, hindi po nasunog kahit naylayan ng kanilang mga damit. Dito po'y pinatutunayan na sang-ayon ang Diyos sa kanilang pananaw na sa Diyos lamang dapat maglingkod at lumuhod sapagkat ang mga larawang inanyuan ay bawal ng Panginoon Diyos sa aspeto ng pagrereligion o paglilingkod sa Kanya. Kaya iba po yung pagluhod na ginagawa po ng mga bansa bilang tanda po ng paggalang. Ang totoo ay paulit-ulit na ginagamit ng mga Katoliko ang ganitong argumento, subalit masyado na itong gasgas ang mga kultura po ng iba't ibang bansa upang magbigay galang sa kanilang kapwa ay hindi po kagaya ng pagluhod na ginagawa ng mga Katoliko sa mga larawang inanyuan sapagkat tatandaan natin hindi po nila ito ginagawa sa mga ribulto mismo kundi doon po mismo sa mga persona sapagkat ito po yung dapat bigyang galang. Pag ginawa mo ang pagluhod sa harapan ng ribulto, ito po'y katumbas ng pagsamba kagaya ng ginagawa ng mga pagano. At saka wala pong lingkod ng Diyos kahit isa, Old and New Testament, na lumuhod sa mga larawang inanyuan at tinanggap ng ating Panginoon Diyos lahat ng pagluhod sa mga larawang inanyuan, lahat po ito'y kinasusuklaman at ipinagbabawal ng ating Panginoon. Ngayon, ayon sa Panginoong Kristo, kanino ba dapat lumuhod? Doon po ba sa mga larawang inanyuan? Pakinggan po ninyo. Aklat po ng Mateo, kapitulo 6, ang talata po ay 9.
Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ito po ay mismong pagtuturo ng Panginoong Jesucristo. Ayon po sa kanya, kung ang pag-uusapan ay aspeto ng pagsamba o paglilingkod sa Diyos, ang sabi niya, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Hindi po niya sinabi na sambahin nawa ang larawan mo. Kaya po ang mga lingkod ng Diyos, hindi po sila kahit kailan lumuhod sa mga larawang inanyuan. Sapagkat yung pagsamba, pagluhod, ito'y ginagawa lamang sa ating Panginoon Diyos. Ang pang-apat naman, yun naman daw pong pag-aalay ng mga bulaklak na ginagawa ng mga Katoliko sa mga ribulto. Ito ay hindi daw pagsamba, kundi pagbibigay lamang daw po ng parangal. E di si President Duterte pala, nung nag-alay siya ng bulaklak dun kay Rizal, eh sinamban na na yung ribulto ni Rizal dahil nag-alay siya ng bulaklak. Nako, Rizalista na pala si President Duterte dahil nag-alay siya ng bulaklak sa ribulto ni Rizal. Fake news. Ay, songs na ba yan? Nag-aalay lang ng bulaklak sa ribulto para magbigay ng parangal sa nire-represent mong ribulto na yon. Pinagdarangal namin ang Panginoon sa tuwing inaalay namin ang bulaklak para sa kanyang imahe. At binibigyan namin ng parangal ang kanyang ina at kinikilala kapag nag-aalay kami ng bulaklak sa kanyang larawan. At sa larawan at imahe at ribulto ng mga santo at mga anghel na namuhay ng may kabanalan at pag-ibig sa Diyos at sa sambayanan na dapat na parangalan. Alam niyo po mga kaibigan, kung pag-uusapan po ay pag-aalay ng bulaklak, alam niyo po ba na hindi po ito gawain Kristiyano? Ito po ay makapaganong pananaw at kaisipan. Pakinggan po ninyo, dito po sa aklat pa rin ng mga gawa. Sa Kapitulo 14, ang talata naman po ay 13 hanggang 15. At ang saserdote ni Jupiter na ang kanyang templo ay nasa harap ng bayan, ay nagdala ng mga bakat, mga putong na bulaklak sa mga pintuang daan, at ibig maghaing kasama ng mga karamihan. Datapwat nang marinig ito ng mga apostol, na si Bernabe at si Pablo ay hinapak nila ang kanilang mga damit, at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan na nagsisisigaw, at nagsisipagsabi, Mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao ring may mga karamdamang gaya ninyo at nangagdadala ng mga mabubuting balita sa inyo upang mula sa mga bagay na itong walang kabuluhan ay magsibalik kayo sa Diyos na buhay na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng nasa mga yaon. Dito po ay mapapansin ninyo na sa panahon po ng ministeryo ni Apostol Pablo at ni Bernabe ay naka-encounter po sila ng ganitong mga tao. Yung mga saserdote nga daw po ni Jupiter at ng taong bayan ay nangagdala sa kanila ng baka at ng putong ng mga bulaklak tapos ibig ihandog sa kanila. Sapagkat kanilang pananaw ay ang Diyos daw ay nagkatawang tao sa anyo nila. Kaya dahil sa pananaw ng taong bayan ay ibig nilang maghandog ng mga bulaklak sa kanila. Kaya kung yung paghandog ng mga bulaklak tapos ang tingin mo pa sa mga yan ay mga Diyos, siguradong bawal yan ng ating Panginoon. Kaya kung ang kaisipan po ay paghandog ng bulaklak, hindi rin po ito makakristyano. Yun pong paghandog ng bulaklak na isinasagawa sa mga ribulto, ito po ay bawal ng Diyos at hindi po ito basta pagbibigay parangal, kundi pagkilala na ikaw ay dinodiyos nila. Mapapansin po ninyo na yung mga ipinagbabawal ng Diyos, ito po ay madalas po nating masusumpungan sa pananampalataya ng mga Katoliko. Hindi po natin pinipersonal ang sinumang individual. Ako man po, meron ding mga kamag-anak na Katoliko at ako po mismo kasama ng aking sambahayan ay naging binyagan sa Katoliko. Subalit nung naunawaan po namin ang mga bagay na ito, ay tumalikod kami sa ganitong pananampalataya at paniniwala. At nagbalik kami sa tunay na itinuturo ng Biblia. At ang panglima naman ay may kinalaman naman sa paghalik na ginagawa ng mga Katoliko patungkol po sa mga larawang inanyuan. Porkit hinalikan, sinamba na agad?
hindi porket hinalikan namin yung mga pictures at yung mga statues ni Jesus Christ at ni Mama Mary at ang mga saints and angels, eh sinasamba na namin yung mga rebulto at mga imahe. Ang paghalik namin doon ay pagpapakita lang ng pagmamahal namin at pag-ibig namin sa mga persona na re-represent ng mga imahe at rebulto na yun. Expression of love and affection, ika nga, sa mga persona na nire-represent ng mga imahe na yun. Sa pamamagitan ng paghalik namin sa mga images o sa mga rebulto o sa mga larawan, na i-express namin yung pagmamahal namin at yung affection namin kay Jesus Christ, sa kanyang ina at sa mga banal at santo at sa mga makalangit na bagay. Ayon po sa kanilang katwiran, ito po ay pagpapakita lamang daw po ng pagmamahal sa mga inirepresenta ng mga rebultong ito. Hindi daw po kumo humalik ka sa isang larawang inanyuan ay sinasamba mo na siya. Muli ay pinagpapauna ko muling sabihin sa inyo na yung mga rebulto, hindi po ito talaga representative ng mga diumano ay inirepresenta daw ng mga rebulto. Ito po ay pag-aangkin lamang ng simbahang Katoliko. Ang totoo ay ipinagbabawal po ang ganitong bagay sapagkat kung halimbawa po ang isang Iglesia Katolika ay meron pong membro na mahigit 1,000 sa isang lokal. Tapos ang 1,000 ito ay hahalik doon po sa rebulto na nasa loob ng kanilang simbahan. Tiyak kung ikaw yung pang 1,000 na hahalik doon sa paan ng rebulto ay mahahawa ka doon sa sakit ng mga tao na unang humalik sa iyo. Sapagkat kung ikaw yung pang 1,000, eh kahit sa ang anggulo ng rebulto ka humalik, tiyak na una na itong nahalikan. Kaya dito po ay magkakaroon po ng problema. Mas mabilis po kakalat ang isang sakit o epidemya, kaya hindi po ito dapat gawin sa 1,000. Kung pag-uusapan naman po ay ang pagtuturo ng Panginoong Jesucristo, paano ba dapat natin ipakita ang pagmamahal sa iglesia? Dapat ba ay hahalik tayo sa mga rebulto na isinagawa ng kanilang simbahan? Pakinggan po ninyo. Dito po sa Aklat ng Juan, sa Kapitulo 21, ang talata naman po ay 16. Sinabi niya sa kanyang muli sa 2, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Sinabi niya sa kanya, oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Mapapansin po ninyo mga kaibigan na yun pong pananaw ng Panginoong Jesucristo kung paano po ipapamalas yung pag-ibig ay iba po sa ginagawa ngayon ng mga Katoliko, sapagkat ayon sa Panginoong Jesucristo, kung nais mong ipakita ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal, ang sabi niya, ingatan mo o alagaan mo ang kanyang mga tupa. Ang problema, ang ginagawa kasi ng ibang mga ngaral ay imbis na alagaan upang hindi po mahawa sa mga makapaganong paglilingkod, kagaya ng paghalik, pagluhod, pagyukod at pagsamba sa mga larawang inanyuan, eh inahudyukan pa ng ibang mga ngaral na gawin ang mga bagay na ito. Dito ba ay may pag-ibig? Hahalik po tayo sa mga rebulto at ituturo pa natin ito sa mga miyembro. May pag-ibig po ba dito? Ang sabi ni Kristo, kung tunay na iniibig mo ang Panginoong Jesucristo, ay dapat alagaan mo yung kanyang mga tupa. Huwag udyukan o turuan sila ng mga makapaganong paglilingkod. Ngayon, bilang pangwakas po, ano po panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin? Pakinggan po ninyo ang huling talata na aking babasahin. Dito po sa Aklat ng Apokalipsis, sa Kapitulo 18, ang talata naman po ay 4-5. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan. At huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot, sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay umabot hanggang langit at naaalaala ng Diyos ang kanyang mga katampalasanan. Sana po ay maliwanag po sa inyo ang atin pong pagtutuwid sa maling pangangatwiran ng mga Katoliko kung bakit po sila gumagamit ng rebulto sa kanilang pagsamba. Hanggang dito po, magandang araw, pagpalain po tayong lahat.